alam kong lahat tayo ay may alam na kung ano ang itsura ng isang nilalang na mas kilala nating lahat sa tawag na Sigbin. Marahil hindi pa man natin sila nakita ng personal at wala pa tayong naiinkwentrong ganong klaseng nilalang, ay may kaalaman na tayo tungkol dito. Dahil na rin sa mga kwento-kwento na kumakalat na sa buong bansa o kahit sa labas ng bansa na rin. Maraming nagsasabi na ang Sigbin ay isang klase ng nilalang na maihahalin tulad sa kambing na walang sungay o di kaya sa mga kangaroo kung pamilyar man kayo doon. May iba rin na sinasabing lumalabas lamang ito kapag gabi at sinisipsipang lahat ng dugo ng kanilang nagiging biktima. May sabi-sabi rin na naglalakad ito patalikod at ang ulo nito'y nasa ibabat na papagitna ng dalawa nitong mga paa. Bukod doon, may kakayahan din daw itong maging isang bagay para itago ang kanilang sarili. Pero ang masasabi ko lang, may iba sa mga naririnig kong kwento tungkol sa Sigbin ng totoo. Mayroon ding sobrang layo sa mismong nasaksihan at naranasan ko. Bago nga pala ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili bago ko simulang ibahagi ang aking kwento. Ako si Rafael pero mas kilala ako sa tawag na Paeng. Kasalukuyan akong nakatera dito sa Kabisayaan at ako'y may asawa at mga anak na. Ayoko na sanang ibahagi pa ang personal kong kwento pero dahil nainganyo na rin ako kaya't heto't sisimulan ko na. Ako'y nakatera sa Cebu kasama ang aking Lolo Pedro. Nasa ibang bansa kasi ang aking ina kaya si Lolo ang naging kasangga ko. Saktong ako'y magkolehiyo. Napilitan din akong mag-transfer dahil sobrang layo na ng Maynila. Pinanganak at nagbinata kasi ako sa Maynila. Kaya wala akong masyadong alam sa lingwahe ng mga taga-Cebu o ang tinatawag nilang Bisaya. May naiintindihan ako pero kaunti lang. Kailangan ko na rin sanayan ang aking sarili dahil kailangan kong makisalumuha sa mga taga-roon. Paano naman kasi akong makakahanap ng kaibigan kung wala akong alam o hindi nakakapagsalita ng Bisaya, diba? Baka mamaya pinagtatawanan at pinag-uusapan na nila ako nang hindi ko alam dahil nga wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Gamit ang kaunti kong ipon ay bumili ako ng translation book kung saan naroroon ang mga basic na salitang Tagalog na may salin sa Bisaya. Nakakatawa man pero kapag nasa paaralan ako o kapag bibili ng gulay sa palengke ay daladala ko ang aking libro. Masasabi ko namang malaking tulong din iyon sa akin dahil kahit paunti-unti ay natututo ako magbisaya. Minsan pa nga'y siniraan ako ng isa kong kaklase sa isa ko pang kaklase sa harap ko mismo. Akala siguro nila ay wala pa rin akong naiintindihan sa mga winiwika nila at basta-basta na lamang nila ako maiisahan. Simula din noon ay hindi na ako lumapit sa kaklase ko ngayon. At kung siya naman ang pumunta sa kung nasaan ako, ay iniiwasan ko na lang. Ako kasi ang klase ng tao na hindi mahilig sa komprontasyon. Mas gusto ko pa yung hayaang mag-isip sila kung bakit ako nangilag sa kanila kaysa ako mismo ang magsabi ng dahilan. Pero dahil hindi rin ako sanay na walang pinagsasabihan, ay nagsumbong ako kay Lolo Pedro. Pasagdi na lang na sila, apo. Yun lang ang sinabi ni Lolo sa akin, na ang ibig sabihin ay hayaan ko na lang daw sila. Yun naman ang ginawa ko dahil katulad ni Lolo, ay ayaw na ayaw ko rin naman ang gulo. Pero habang patagal ng patagal, ay nasasanay na rin ako sa lugar ng aking Lolo. Mabilis ko lang naman din natutunan ang salita nila dahil wala yatang araw na hindi ko inaaral ang binili kong libro. Naging maayos din naman ang takbo ng pag-aaral ko. Pero dahil bumagsak ako sa resulta ng pagsusulit namin, ay kinakailangan kong ulitin muli ang nasabing subject. Bagay na siyang nagpawala ng gana sa akin sa pagpasok. Alam iyon ni Lolo, pero hindi ko sinabi yung kay Mama. Dahil natatakot akong pagalitan at sermonan niya ako. Hindi naman din ako pinilit ni Lolo Pedro dahil nakikita daw niya ang sarili niya sa akin
Noong kapanahon na niya na kahit ano daw salita at paliwanag ng guro sa harap niya, ay hindi niya talaga maintindihan at marami din daw siyang palakol na marka noon. Tinawanan ko lang naman ang inamin sa akin ni Lolo, pero sa loob ko sobrang kinakabahan na ako. Dumating ang puntong hindi na nga ako pumasok sa paaralan at mas piniling samahan na lang si Lolo Pedro sa bahay o di kaya'y magsibak ng mga kahoy at maganap ng mga panggatong sa gubat. Sa ganong paraan ay masaya na akong nakakatulong kay Lolo. Pero sa paglipas pa ng mga buwang kasabay ng aking pananatili sa bahay ni Lolo, buong araw ay napapansin ko ang lagi niyang pagpunta sa may likuran ng bahay na ipinagbabawal naman niyang papuntahan sa akin. Tanda ko pa ang sabi sa akin ni Lolo na pwede ko daw puntahan ang buong bakuran, huwag lang sa may likuran. At iyon lamang daw ang hihilingin niya sa akin. Tumango naman ako bilang tugon. Ayaw ko rin namang maging pasaway kay Lolo dahil matanda na rin ito. Pero dahil na rin sa kuryosidad ko, ay nagpunta ako sa may likod bahay. Isang umaga noon ang hindi ko maramdaman ang presensya ni Lolo sa buong bahay. Pero maliban sa mga tanim na naroroon, ay wala na akong ibang napansing kakaiba na pwedeng ipagbawal sa akin ni Lolo sa pagpunta doon. May nakita akong isang buntot pero wala naman iyon, kaya hindi ko na masyadong iniisip. At nang akma na sana akong babalik sa loob ng bahay, ay bahagya pa akong nabigla nang makita ko si Lolo na nasa harapan ko na. Ni hindi ko man lang napansin na nando na pala siya dahil wala akong kahit kaunting tunog na narinig. Loh! Nasambit ko habang nanginginig ang aking katawan at medyo garalgal pa ang aking boses. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't mahigpit kong bilin sa'yo na huwag kang pupunta dito? Kakaiba at may halong galit ang tono ng boses ni Lolo. Nabago lamang iyon sa aking pandinig, kaya kinabahan talaga ako. Siya nga pala mga kalakbay. Bisaya ang paraan ng pagsasalita ng aking Lolo. Samantalang ako ay halong Bisaya at Tagalog. Isinalin ko na lamang ito sa Tagalog para mas lalo niyong maintindihan ang kwento. Nang mga sandaling iyon ay agad akong nag-isip ng pwedeng ipalusot kay Lolo. Pero hindi pa man ako nakakasagot, ay piningot na ni Lolo ang aking tenga habang hinila ako papasok ng bahay. Lolo naman eh, pakaramdam ko tuloy na wala po yung isa kong tenga. Pagbibiro ko pa sa kanya. Talagang tatanggalin ko na iyang tenga mo ng tuluyan kapag hindi ka nakinig sa akin, Paeng. Ano ba ang bilin ko sa iyo, ha? Hindi ba't paulit-ulit kong sinabi na huwag kang pupunta sa likod bahay? Ang aga-aga pinapainit mo na agad ang ulo ko. Tugon ni Lolo. Yumuko lang naman ako at humingi ng pasensya kay Lolo. Nangako rin ako sa harap niya na hindi ko na uulitin pa ang ginawa ko. At hindi na ako susuway sa mga bilin at mga ipinagbabawal niya. Sinabi ko din sa kanya na nadala lang ako sa aking kuryosidad at hindi na mauulit pa. Pinagbigyan naman ako ni Lolo at sinabi pa muli na bawal akong pumunta sa may likod bahay. Pero naitanong ko pa rin sa kanya kung bakit bawal eh wala namang kakaiba doon. Maliban na lang kung ayaw niyang masira ang mga halamang naroroon. Pero muli niyang piningot ang tenga ko, kaya hindi na ako nag-usyoso pa. Ang bawal ay bawal. Ngunit sa patuloy na pag-usad ng araw, ay mas lalo tuloy na naigang kuryosidad ko kung ano nga ba ang itinatago ni Lolo sa likod bahay at bakit lagi ko siyang nakikitang naroroon tuwing takip silim. Gusto kong magtanong pero hindi na ako nagkaroon pa ng lakas ng loob dahil baka hindi na talaga sermon ang abutin ko kapag ginawa ko pa iyon. Isa rin sa napansin ko ay umaalis si Lolo tuwing umaga at bumabalik bago magtakip silim. Kung saan siya pupunta ay hindi ko alam. Basta't araw-araw siyang ganun, maliban na lamang sa araw ng Sabado at Linggo. At nang hindi ako makatisis ang araw ay nilakasan ko na ang loob ko at tinanong si Lolo. Loh, bakit po kayo araw-araw na umaalis? Saan po ba kayo nagpupunta? Akala ko po ba masakit na ang mga kasukasuan ninyo? Alam mo, Apo, ang pinupuntahan ko araw-araw ay importante. Gusto
Gusto mo bang malaman? Handa ka bang malaman? Nakakatakot ang tono ng boses ni Lolo ng mga sandaling iyon, kaya umiling ako. Gusto ko mang malaman kung saan siya nagpupunta, pero sa tingin ko'y mas mabuting wala na lang siguro akong alam. Ngunit isang takip silim na naman. Habang ako'y nasa mundo na ng panaginip at payapang natutulog, nang magising ako dahil sa malakas na pukpok ng kahoy sa mismong bahay namin. Wala naman akong ibang maisip na may gawa niyon, kundi si Lolo lamang. Dahil kami lang naman ang naroon at nag-iisa lamang din ang bahay namin doon. Sa inis na may kasamang kuryosidad na rin, ay sinundan ko kung saan nanggagaling ang tunog. At nang mapagtanto kong galing iyon sa likod ng bahay, ay nahinto ko sa paghakbang. Natanong ko pa ang aking sarili kung pupunta ba ako doon o hindi. Dahil ilang beses na rin akong pinagsabihan ni Lolo Pedro na huwag magpunta doon. Pero sa kaloob-looban ko naman, gustong-gusto kong magtungo para malaman kung ano ang ginagawa ni Lolo. Sisilip lang naman ako. Hindi naman siguro ako mahuhuli ni Lolo. Wika ko pa sa aking sarili para kahit papano'y lumakas ang aking loob. Dahan-dahan akong humakbang papunta sa likod bahay. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang ginagawa ni Lolo. Nang makasilip na ako'y doon ko na nakita ang aking Lolo Pedro na patuloy pa rin sa pagpupukpok ng maliit na kahoy. Maya-maya pa ay nakita ko siyang pumuwesto sa harapan ng bunot at tinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang kwintas na may malaki at dilaw na palawit. Tapos ay dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig na para bang may sinasambit na hindi ko marinig. Tandang-tanda ko pa ang mahina kong paghagik-hik dahil sa ginagawa ni Lolo. Kahit sino naman siguro ay matatawa kapag bigla kang umakto ng ganoon. Ngunit ang paghagik-hik kong iyon ay biglang natigil nang makita mismo ng dalawa kong mata na may pares ng mata sa mismong bunot na dinadasalan ni Lolo. Ang akala ko pa ay iyon na ang kagimbal-gimbal na masasaksihan ko, pero hindi pa pala. Dahil mas lalo kong natutupang ang aking bibig nang makita ko na ang bunot na nagkaroon ng isang pares ng mata ay naging hugis hayop na hindi ko alam kung kambing ba o aso. Sa tanda ko'y nakabaligtad ang mga paa nito na parang isang kambing. May mapulang mga mata, makinis na balat, umaabot rin ang tenga nito sa kanyang mata at ang itsura ay pinaghalong aso at daga. Nakakatakot ang sumatotal na kanyang pisikal na anyo. Biglang bumilis ang kabog ng aking dibdib at parang naririnig ko na ang bawat pagpatak ng sarili kong pawis sa lupa. Hindi ko rin maigalaw ang aking katawan dahil nanginginig na lamang ako sa takot. Pero pinilit ko pa rin pakalmahin ang aking sarili. At nang magawa ko iyon ay hakbang na sana ako pabalik sa loob ng bahay nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Lolo. Ayaw ko pa sanang pakinggan iyon dahil tiyak kong lampas pa sa inaasahan kong sermon ang makukuha ko mula sa kanya. Pero nang nasa harapan ko na siya't nakatitig sa aking mga mata ng seryoso, doon ko na hiniling na kainin na ako ng lupa. Sobrang bilis ni Lolo at sa muli, wala talaga akong narinig na galaw niya, kaya hindi ko inaasahan ang pagharap niya sa akin. Nakita mo ba? Yun agad ang tanong sa akin ni Lolo, na mukhang alam ko na kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko sa Lolo Pedro ko noon, mga kalakbay. Gusto kong tumango. Gusto ko rin umiling. Pero sa huli ay mas na naigang kagustuhan ko na huwag mapagalitan, kaya umiling ako. Pero muling piningot ni Lolo ang aking tenga. Ikaw talagang bata ka, masyado ka ng sinungaling. Alam ko namang nakita mo ang nilalang na tinawag ko kanina. Sinadya ko din talagang magpukpok ng kahoy para magising ka. Masyado ka na kasing maraming tanong, apo. Kaya ayan, ipinakita ko na sa'yo. Pag-amin sa akin ni Lolo, tapos ay tinapik niya ang balikat ko at pinasunod ako sa kung saan siya nakapwesto kanina. Naroon pa rin ang nilalang na hindi ko alam kung ano ang tawag. Huwag kang matakot sa kanya, paing apo. Alaga ko siya. Iyan ay isang sigbin. Mas lalo akong kinabahan nang sabihin ni Lolo ang salitang iyon. Minsan ko nang narinig ang kwento patungkol sa sigbin,
lalo na ang piskal na anyo nito. At masasabi ko namang hindi nalalayo ang mga sabi-sabi sa kung ano nga ang itsura ng nilalang na ito. Lolo, seryoso po kayo. Kasi ang alam ko mga masasamang tao lang ang may alagang sigbin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at sinabi ko na kay Lolo iyon. Totoo naman talaga. Yun naman talaga ang alam ko patungkol sa mga sigbin. O baka naman wala lang talaga akong alam dito. Mukha ba akong masamang tao, paing apo? Pamana ko iyan galing sa namayapa mong Lola Julia. At kapag ako naman ang nawala, sa iyo ko rin ito ipapamana. Halos lumuwa naman ang mga mata ko sa gulat. Ipapamana sa akin ni Lolo ang isang halimaw. Pero syempre hindi ko yun isinaboses dahil baka mabatukan niya na talaga ako. Nakikita ko sa reaksyon ng mukha mo ngayon ang pagkagulat. Pero paeng apo, totoo itong nakikita mo ngayon. Alaga ko ang sigbin na ito. Hindi rin siya nananakit ng tao, maliban na lang kung uutusan ko siya dahil ako lang ang bukod tanging sinusunod niya. Kung ganun, Polo, posibleng aswang ka rin. Sa naging tanong kong iyon ay doon niya na pinitik ang aking noo. Ipinaliwanag sa akin ni Lolo na hindi siya aswang, kundi isang manggagamot. Kaya din daw umaalis siya tuwing umaga at bumabalik pagsapit ng hapon, ay dahil may ginagamot siyang mga tao. Noon ko pa lang din nalaman na isa palang manggagamot si Lolo. Kung hindi pa ako nahinto sa pag-aaral, ay hindi ko pa malalaman ang tungkol sa pagiging manggagamot niya. Wala rin namang binabanggit si Mama tungkol dito, o baka maski siya'y wala ding alam. Marami pang sinabi sa akin si Lolo, pero hindi ko na isinaisip ang iba dahil ang mga mata ko'y nasa sigbin lang. Kitang-kita ko pa ang pagbalik niya sa pagiging isang bunot sa isang utos lang ni Lolo Pedro. Tapos noon ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ngayon, apo, dahil alam mo na ang sikreto ko, kailangan mo na akong samahan sa panggagamot para rin masanay ka dahil kapag hindi ko na kaya, ikaw ang haalili sa akin sa panggagamot. Muli pang sambit ni Lolo Pedro. Simula nga ng araw na iyon ay lagi na akong sumasama kay Lolo sa kanyang panggagamot. Tuwing umaga ay umaalis kami ng bahay at bumabalik bago maghapon. Kapag naman may nakulam na nagpapatulong kay Lolo, ay dinadala niya ang sigbin sa anyo pa rin itong bunot. Pero minsan ko na rin natanong si Lolo kung bakit niya ito dinadala at bakit hindi kami umaalis ng umaga kapag biktima ng kulam ang pupuntahan niya. At ito ang naging sagot niya sa akin, mga kalakbay. Kaakibat ko sa panggagamot ang sigbin, apo. Dinadala ko siya kapag biktima ng kulam ang gagamotin ko. Sa ganong paraan ay mas napapadali ang pag-alam ko kung sino ang kumukulam sa kanila. Kung ano kasi ang nakikita niya sa mata ay nakikita ko rin. Tuwing takipsilim lang nagigising ang mga sigbin, kaya hindi ako umaalis na maaga kapag kinukulam ang gagamotin ko. Paliwanag sa akin ni Lolo. Namangha naman ako sa aking mga narinig. Ang buong akala ko kasi ay ang mga taong nag-aalaga ng sigbin ay ang mga masasama at mga aswang. Pero lingid pala sa aking kaunting kaalaman ay may ibang tulong din pala ito. Hanggang sa tuluyan ang napalitan ng paghanga ang takot na nararamdaman ko sa nilalang na iyon. Kaya mas nanaig na rin ang kagustuhan ko na sumama kay Lolo sa kanyang panggagamot. Ngunit ang labis ko lamang na inaalala ay si Mama. Wala pa siyang alam na nahinto ako sa pag-aaral. Niwala din akong ideya kung ano ang posible niyang maging reaksyon kapag nalaman niya ang tungkol sa aking pagtigil. Pero hindi ko na iyon masyadong inisip. Kahit papano'y nagiging masaya naman ako sa aking ginagawa, lalo na kapag gumagaling ang mga taong ginagamot ni Lolo. Bukod doon ay mas lalo akong bumilib kay Lolo Pedro. Dahil sa kabila ng katandaan niya ay tumutulong pa rin siya sa iba at hindi nagdadalawang isip na dumayo sa mga bahay-bahay para lang manggamot. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil matanda na rin si Lolo ay marami na rin siyang iniintang sakit sa kanyang katawan. Kung noon ay hindi pa malala, ngayon ay masasabi kong palala na ng palala na umabot na sa puntong nakahiga na lang siya sa katre at wala ng lakas para tumayo. Masakit din para sa kanya na tanggihan ang mga taong humihingi ng tulong niya para magpagamot
pero dahil sa kondisyon ng katawan niya ay wala na siyang magawa. Hanggang isang araw noon, habang ako'y nasa labas ng bahay at abalang nagsisibak ng kahoy, ay natigil ako nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Lolo. Dali-dali akong pumasok at nagtungo sa kanyang silid. Pagpasok ay kitang-kita ko pa na tila nahihirapang huminga si Lolo. Kaya nilapitan ko siya at agad sinabi na ipapaalam na kay Mama ang kalagayan niya para makapagpadala ng pera at maipagamot siya. Pero hindi pumayag si Lolo at paulit-ulit na umiling. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang maging pabigat kay Mama. Idagdag din niya na matanda na siya at sa kamatayan pa rin naman ang punta niya. Kaya para saan pa ang pagpapa-ospital? Aksaya lamang daw iyon ng pera. Isa pa'y napakinabangan niya naman daw ang ilang taon niyang pananatili sa lupa at mawawala daw siyang may ngiti sa kanyang mga labi dahil marami siyang natulungang tao. Paeng apo, kunin mo ang kwaderno sa loob ng aparador ko. Nahihirapang wika sa akin ni Lolo. Sinunod ko naman si Lolo at kinuha ang nag-iisang kwaderno sa loob ng kanyang lumang aparador. Tapos ay pinabuksan niya iyon sa akin at ang laman yun ay ang mga orasyon at ibang kaalaman sa panggagamot. Apo, nandyan na lahat ang kaalaman ko sa panggagamot. Isinulat ko dyan ang lahat dahil alam kong balang araw ay magagamit mo ito dahil ikaw ang halili sa akin sa panggagamot. Muling wika ni Lolo. Ang ibig po bang sabihin, Lo, ako na din ang magiging amo ng Sigbin? Oo, apo. Nandyan na rin ang mga paraan kung paano mo mapapaamo ang Sigbin. Gamitin mo siya sa mabuti, apo. Dahil delikado din kapag napunta siya sa mga taong masasama dahil tiyak mag-asik siya ng lagim. Pero ang ikinababahala ko ay kapag nakuha siya ng aswang. Kaya apo, alang-alang sa akin ay mangako kang sa mabuti mo lamang siya gagamitin. Nag-aalangan naman ako noon dahil alam kong ang responsibilidad na iiwan sa akin ni Lolo ay hindi madali at pwede ko rin ikapahamak. Pero sa huli ay nanaig pa rin ang kagustuhan ko na sundan ang yapak ni Lolo Pedro kaya tumango ako. At kasabay ng pagtango ko ay ang pagpikit ni Lolo sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kilala ko ang sarili ko at hindi basta-bastang bumabagsak ang mga luha ko. Pero nang sandaling iyon ay tuluyan na akong naiyak. Kahit sa konting panahon na nagsama kami, ay napalapit na ako sa aking lolo na para bang sa kanyang poder na ako lumaki. Ipinaalam ko kay Mama ang tungkol sa pagkamatay ni Lolo, kaya nagpaalam siya sa kanyang amo na uuwi. Nakauwi naman si Mama pero isang linggo lang siyang pwedeng manatili sa bahay. Sa katunayan ay minamadali na nga namin ang lamay pati libing ni Lolo. At sa maniwala mang kayo o hindi, nang araw ng libing ni Lolo ay sobrang daming nakihatid. Halos mapuno noon ang sementeryo sa dami. At ang lahat ng iyon ay ang mga tao o pamilya ng mga taong tinulungan ng aking Lolo Pedro. Nasabi pa sa akin ng hindi ko kilalang babae na sobrang bait daw ni Lolo at hindi naghihintay ng kapalit sa kanyang pagtulong. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit maraming tao ang nakihatid dahil maraming tao ang mahal si Lolo. Matapos ang libing ay nagpasyagad si Mama na bumalik sa ibang bansa para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa paghinto ko sa pag-aaral at ang plano kong pagsunod sa yapak ni Lolo Pedro at doon na siya nagalit sa akin. Tandang-tanda ko pa na sabi sa akin ni Mama na wala akong mapapala sa panggagamot. Naaksaya lamang daw ito sa panahon. Ginawa pang halimbawa ni Mama ang namayapa kong lola na si Lola Julia. Kaya daw ito namatay ay dahil sa panggagamot at inimpluwensyahan pa daw nito si Lolo Pedro. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat na ang orihinal na manggagamot ay ang aking Lola Julia at nang mamatay ito ay si Lolo ang humalili sa kanya. Ibig sabihin lamang yun ay tuloy-tuloy na at nasa dugo na talaga namin ang pagiging isang manggagamot. Marami na rin palang naging amo ang Sigbin bago ito napunta kay Lolo at ngayon nasa akin na rin. Hindi pumayag si Mama sa aking naging desisyon at binantaan pa ako na hindi na siya uuwi ng Pilipinas kapag ipinagpatuloy ko ang ginagawa ni Lolo Pedro.
Pero dahil nakapangako na ako kay Lolo, ay ipinaglaban ko iyon. Umalis si Mama at simula nga noon, ay tuluyan niya ng pinutol ang koneksyon sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang niya ako kadaling tinalikuran. Pero hindi ko na masyadong inisip iyon at mas piniling mamuhay ng mag-isa. Hanggang sa binasa ko ang kwaderno kung saan isinulat ni Lolo ang lahat ng kaalaman niya sa panggagamot. Halos araw-araw ay iyon ang aking ginagawa kasabay ng pagpapaamo ko sa Sigbin. Hindi naging madali ang mga unang araw ko bilang kapalit ni Lolo. Pero kalaunan ay napasunod ko rin ng Sigbin. Isa din kasi sa nakalagay sa kwaderno ay ang pagkaing dapat kong ialay dito para hindi daw itong magtampo. Kalabasa lang ang ipinapakain ni Lolo dito. Kaya iyon na rin ang sinunod ko. Ang buong akala ko pa'y karne ng manok o baboy ang pagkain ng Sigbin. Pero nakadepende lang din pala ito sa nakasanayan niya. Habang tumatagal ay nadiskubre ko rin na ang katangian at lakas ng isang Sigbin ay nakadepende lang sa pagsilang ng buwan. Kapag kalahati lang ang buwan ay dito lubos na malakas sa mga Sigbin. Kapag naman bilog na bilog ang buwan, ay nasa 50% lamang ang lakas nito o posibleng mas may ibaba pa. Gamit ang katangiang inaral niya mula sa kanyang Lolo Pedro, ay sinimulan niya na ang panggagamot. Pero kung si Lolo noon ay siya ang dumadayo sa mga bahibay, iba ang estilo ko. Hinahayaan kong sila ang pumunta sa akin sa bahay para magpagamot. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ako pumapalpak. Ngunit isang araw noon, habang ako'y nasa likod ng bahay at nagpapahinga, ay narinig ko na may panauhin ako. Kakagaling ko lang kasi sa bundok noon dahil kailangan kong manguha ng mga panggatong. Huminga naman muna ako ng malalim at hinarap ang mga panauhin. Dalawang babae ang naroon. Ang isa'y sa tingin ko'y dalaga pa, habang ang isa naman ay may katandaan na. Alam kong isa lang ang sadya nila sa akin, kaya pinatuloy ko na agad sila sa bahay at pinainom ng tubig dahil nasabi nila na galing pa sila sa kabilang sityo. Nagpakilala ang isa sa pangalang Ina at ang isa naman ay si Carol. Mag-ina silang dalawa at dahil alam ko na kung ano ang pakay nila, kaya sinabi ko na agad na bukas bumalik sila sa bahay sa parehong oras para magamot ko sila. Pero ang naging kasagutan nila ang labis na nagpagulat sa akin. Hindi kami magpapagamot. Ang totoo niyan, nandito kami para hingin ang tulong mo. Hindi pa masyadong kilala ang pangalan mo bilang isang manggagamot sa buong lugar. Pero dahil kilalang kilala ng lahat ang lolo mo, kaya nakakasiguro kaming hinasa ka niya. Sa kabilang sityo pa kami nang galing at sinadya ka talaga namin dito. Ginagambala kasi kami ng aswang dahil buntis ang kapatid ko. Tila naliwanagan naman ako sa gustong iparating ni Ina, kaya doon na ako muling nagsalita. Ang punto mo ay gusto mong tulungan ko ang kapatid mo laban sa aswang na gumagambala sa kanya. Tumango naman ang dalawa bilang tugon sa aking sinabi. Pero nabigla ako mga kalakbay. Dahil ito ang unang beses na may nagsadya pero hindi magpapagamot, kundi magpapatulong na maitaboy ang aswang. Kung nandito pa sana si Lolo ay alam niya kung ano ang isasagot. Gusto kong tulungan ang kapatid ni Ina, pero sa huli tinanggihan ko pa rin sila dahil wala naman akong karanasan sa mga aswang. At kahit noong nabubuhay pa si Lolo, ay wala rin akong nalalaman na may nakaharap na siyang aswang. Kitang-kita ko naman ang malungkot na aura nila nang makalis na sa aking bahay. Pero dahil wala rin naman akong magagawa, ay hinayaan ko na lamang silang umalis. Pero kinabukasan ay bumalik muli si Ina sa bahay para makiusap sa akin. Sinabi niyang itim na ang ilalim ng mga mata ng kanyang kapatid dahil wala ng tulog. Hindi daw ito makakabuti sa anak nito na nasa sinapupunan ng kanyang kapatid. Kaya kahit buong buo na ang pasya ko kahapon, ay nagbago ito ngayon. Dahil maging ako man ay naawa na rin dito. Kaya kahit wala pa akong karanasan sa pagtaboy sa aswang, ay umuo ako kay Ina. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata, kaya nang makalis siya ay dali-dali kong kinuha ang kwaderno ni Lolo Pedro at nagbabaka sakali ako na may makikita ako na pwedeng gawing hakbang para maitaboy ang aswang. Sa may likurang parte naman ng kwaderno,
ay nakalagay doon ang nakalaang orasyon para sa mga aswang. May nilagay din si Lolo ng mga kagamitang pangontra sa mga ganoong nilalang na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang aparador. Dali-dali ko iyon tinignan at nakita ko nga doon ang mga lumang gamit ni Lolo. Bigla tuloy akong napaisip kung may nakaengkwentro na bang aswang si Lolo noon o ang lahat ng ito'y parte lamang ng paghahanda niya kung sakali mang may makalaban siyang aswang. Ipinasok ko ang mga lumang gamit ni Lolo sa aking bag at naghanda sa buong gabi. Maliban doon ay kinausap ko rin ang Sigbin at ipinaalam ko sa kanya ang magiging lakad namin para bukas. Hindi naman siya nagsasalita at wala akong reaksyon na nakita sa kanyang mukha. Pero alam ko na naiintindihan niya lahat ng sinabi ko. Kinabukasan mga alas dos ng hapon, ay umalis na ako kasama ang Sigbin sa anyo nitong isang bunot. Dumiretso lamang ako sa address na ibinigay sa akin ni Ina. At doon ko palang nalaman na sobrang layo pala ng mga bahay doon. Medyo liblib na din pala ito. At kung lalakarin mo lang ay aabuti ng 8 hanggang 10 minuto ang itatagal bago makarating sa bahay. Nang makarating ako ay nakita ko agad si Ina kasama ang kanyang ina. May kasama din silang isang babaeng malaki ang tiyan at iyon na siguro ang inaaswang tulad na rin ang sabi nila. Totoo ngang sobrang itim na ng ilalim ng mata nito at parang wala nang lakas sa kanyang katawan. Binati ko sila at pinapasok naman nila ako at ipinaganda ng merienda. Doy ikinuwento sa akin ng kapatid ni Ina ang mga karanasan niya na halos gabi-gabi ay nagagambala siya. Hanggang sa nagpasya akong manatili sa labas ng kanilang bahay hanggang sa gumabi. Ipinuwesto ko na rin ang bunot sa likod ng bahay para mamayang takip silim ay alam niya na ang gagawin niya sapagkat naiutos ko na iyon sa kanya kagabi pa lamang. Nang magdilim na ang paligid ay inutusan ko silang isarado ang mga pinto at lahat ng bintana. Maya-maya pa ay rinig ko na ang kaluskos na nagmumula sa liblib na daan at gamit ang dala kong pang-ilaw ay inilawang ko ang bahaging may kaluskos. Itim na pusa ang naroon pero pulang-pula ang mga mata nito kaya doon na ako naging alerto at kinuha mula sa aking bag ang mga lumang gamit ni Lolo. Ngunit hindi ko inaasahan na mabilis pala itong gumalaw at nawala agad ito sa aking harapan. Nagpunta ako sa may likod bahay nila Ina para tignan na Sigbin, pero wala na ito doon. Alam ko na kung nasaan man ito ay nagmamasid at nakikiramdam na rin ito. Bigla kong naalala ang sabi sa akin ni Lolo Pedro na kung ano ang nakikita ng Sigbin ay nakikita din daw niya. Kaya kagad kong ipinikit ang aking mga mata at doon ay nakita ko nga ang mga nakikita ng Sigbin. Sobrang liwanag ang nakikita ng Sigbin na para bang may araw pa. At nang sa wakas ay matunton ko na kung saan naroon ang aswang na nag-anyong hayop, ay agad kong idinampi sa kanya ang buntot ng pagi. Ngunit hindi ko yata ito natamaan dahil bigla itong naging isang malaking ibon. Ramdam ko ang bigat ng pakpak nito kapag pumapagaspas. Samantalang nakapikit ako sa buong pakikipaghabulan ko sa aswang. Dahil kapag idinilat ko ang aking mga mata, ay wala akong ibang nakikita kundi kadiliman. Kapag naman nakapikit ako at hinayaan kong maging mata ang Sigbin, ay nakikita ko ang bawat galaw ng kalaban. Doon na nawala ang takot ko at nang makahanap ng tiyempo, ay pinatamaan kong muli ang aswang. Natamaan ko siya dahil rinig ko ang pagsigaw niya. At nang magpapalit na naman sana siya ng anyo, ay doon na siya nahawakan ng Sigbin. Totoo nga ang sinabi ni Lolo. Namaliksi din ang Sigbin kaya naging malaking tulong siya sa akin ng gabing iyon. Kitang-kita ko ang pagiging isang tao ng aswang at tinanong ko agad siya kung may kasamaan pa siya pero wala na daw. Siya lang daw ang nag-iisang aswang sa sitwang iyon. Hindi ko na rin siya binalaan pa dahil tulad ng sabi nila Ina, ilang buwan na silang ginagambala ng aswang na iyon. Kaya ginamit ko na ang pagkakataong iyon para patayin ang aswang para na rin matigil ang pambibiktima niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay pinasalamatan ako ng pamilya nila Ina. Inabutan pa nila ako ng pera pero buong puso ko iyong tinanggihan dahil kung ano ang sinimulan ng aking Lolo Pedro ay ipagpapatuloy ko. Hindi siya tumatanggap ng kabayaran mula sa mga taong natutulungan niya kaya ganun din ang ginawa ko. At dahil nasimulan ko na ang pagbuksa sa mga aswang,
Kapag may lumalapit naman sa akin na parehas sa kalagayan ng kapatid ni Ina, ay pinupuntahan ko na kagad. Tuwing Sabado naman o di kaya'y Linggo, ay hinahatiran ako ng pagkain ng mga tagapatag at taga-ibang sityo. Lalong-lalo na si Ina. Kung hindi prutas ay mga kamoting kahoy ang dinadala nila, bagay na labis-labis ko naman pinagpapasalamat. Nagpatuloy ako sa aking panggagamot at sa tinagal-tagal ko sa gawaing ito, ay apat na aswang pa lang naman ang aking nakainkwentro. Dito na rin ako sa Cebu nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Pero wala na kami sa bahay na tinitiran namin ni Lolo noon. Lumipat kami sa Patag dahil na rin sa kagustuhan ng asawa kong si Ina. At opo mga kalakbay, si Ina nga po ang aking napangasawa at ang ina ng aking dalawang anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.